Hello, beautiful people and plant lovers! Kumusta po kayo? Ito po ang ating spotlight of the day. Today is Saturday. Ito po ang ating plant of the day, ang ating Amazonica. Ang ganda-ganda ng leaves. Let's take time to appreciate it, oh. Tingnan natin, ha? Medyo dark green siya na madulas. Madulas siya. Tapos yung shape niya ganito. Ano kaya yung katulad na shape nito? Sabi daw, arrowhead. Tapos, ang cute niya kasi may design pa dito. Oh. May curve pa sa gilid. Ang ganda. Tapos, ang likod niya po, it's color parang dark purple or almost brown. Tapos, yung stems niya mahahaba. Ganito siya. Tapos, eto, mga tagi isang stem, merong leaf sa dulo. So, eto po yung tinatawag natin na Amazonica or Alocasia. Ang genus niya, ang scientific name niya, it belongs to Alocasia mortfontanensis. Alocasia mortfontanensis. Tinatawag din po ito na African mask or elephant ear. Ang cute! Ang ganda mag-alaga nito kasi ang ganda, diba? Tawag pansin talaga kasi kakaiba siya dun sa mga regular leaves na nakikita natin like this. Oh, oh, ito. Pop! Kakaiba siya. Pero ito, para mas maintindihan po natin itong plant na to, mas maganda po na alam natin na galing siya sa Brazil, sa rainforest, doon sa mga ilalim ng malalaking puno. So, since doon siya nanggaling, doon siya nagsa-thrive, malalaman natin na may clue tayo na ang gusto niya is ano lang, yung hindi direct sunlight, medyo nasa ilalim, dappled sun lang, yung nakakakuha siya ng pakonti-konting araw. Tapos, yung environment niya napaka-moist kasi maraming tubig, source of water, rivers, tapos very high yung humidity doon sa rainforest. So, ganun din po ang dapat na gawin natin pag-aalaga sa ating Amazonica or Alocasia. So, ang gustong-gusto po niya ay moist yung kanyang soil, pero ayaw na ayaw naman po niya ng soggy or ayaw niya ng overwatering. So, ang isigurado po natin, make sure po natin na ang lalagyan natin na pot ay maraming holes sa ilalim at malalaki para madrain agad yung soil na nandito. Kasi minsan yun ang hindi natin na-check, yung kind of soil na meron na siya. Kapag ang soil is nagiging soggy or nagre-retain ng too much water, ayaw niya yun, nabubulok siya. So kahit na gusto niya ng much water, hindi mo naman siya pwedeng ibabad sa sobrang wet. So, ang ginagawa dyan, kailangan yung soil niya, hindi siya plain na garden soil or loam soil yung nabibili natin. Kasi otherwise, kapag plain lang siya, wala tayong nilagay na any amendments or pangdagdag para maging ano siya, yung airy or magkaroon ng parang mga buo-buo. Kapag hindi siya nadiligan for a while, tumitigas siya ng husto. And kapag nadiligan naman, sobrang naiipon yung tubig sa loob, hindi agad nakakalabas. So, ganito po, itong ating plant dito, nakatanim siya sa, hindi masyadong, walang masyadong mga minix sa garden soil. So, lalagyan pa natin siya ng mga soil amendments. Lagyan natin ng mga bato-bato and ipa. And ilipat po natin dito sa white pot para mas maganda, diba? Sa mas malaki. So, yun yung pinaka main concern natin, yung type of soil na gagamitin natin na paglalagyan natin ng ating Amazonica. Ito po nga palang Amazonica or Alocasia. May kita niyo po, may mga parang kamukha siya pero iba yung shape niya. So, meron po tayo may kitang tinatawag na Alocasia poly. Yan po, oh. Sobrang dikit-dikit lang yung soil. Walang masyadong air. Walang masyadong texture. Kaya medyo papakapalin natin. Lalagyan natin ng mga iba-iba, batong maliliit, mga dried leaves, o kaya po mga bark.
So, kung ano po yung meron tayo na available, yan pong idagdag natin sa ating soil para hindi siya masyadong mababad. Ayaw niya kasi nang nabababad sa tubig. Ayaw niya na basa ang kanyang paa. So, lagay na po natin siya yung mga nakapalibot sa kanya medyo. Bawasan natin ng konti kasi basang-basa po siya. Basang-basa sa ulan. Galing to dun sa baba. Yung space, place niya, medyo maulan. So, mapapansin natin yung kanyang stems dito sa baba. Oh. Mapapansin niyo parang ang taba-taba niya na basang-basa. Konti na lang makakaano po yan, cause ng pagkamatay. So, dapat yung soil niya, medyo lagyan po natin ng bark, ipa, bato-bato, at kung ano-ano pa. Meron ako dito yung mga dried leaves din nakasama para po hindi siya masyadong basang-basa. Dahil nga po ayaw niya. Pag-repot po natin, samahan na rin po natin siya ng compost, organic fertilizer pataba. Dun sa mga iba po, kung naglalagay sila ng artificial fertilizer, go ahead. Pero tayo po, we prefer adding organic lang po. So, pampataba natin ang vermicast o kaya cow dung or kahit anong meron po kayo na galing sa mga animals na fertilizer, yun po best siya. So, ito po, pagkaganyan po, magiging happy po ang ating plant. Tuloy-tuloy po ang kanyang paglaki, hindi siya mabubulok. Pag pinabayaan po natin siya nabasa na ganyan, makikita natin mag-aano na lang yan. Magbabagsakan na yung mga leaves niya, tapos mabubulok siya, sa isa na po siyang mawawala. So, ito po, perennial plant. Ibig sabihin po, tumatagal din ang buhay niya. So, palit-palit lang po siya ng leaves, mga kaya niyang mabuhay mga hanggang 2 years or more pa. So, ang gagawin lang po natin is regular pruning. Yung mga leaves niya po na bagsak na or may damage na, pwede na po natin tanggalin yan, i-prune na po natin. Mapapalitan po yan ng mga bagong maliliit. So, huwag po tayong matakot mag-prune kasi the more we prune, the more na lumalago, nagiging bushier po ang ating plant. So, ito po, ingatan lang po natin talaga, i-check natin lagi kung moist siya, pero hindi naman babad na babad. So, kung hindi po regular ang ating pagdidilig, pwede tayong mag-iwan ng water na may pebbles sa tabi niya para to make sure na mas maraming water sa paligid, o kaya po maglagay tayo ng humidifier dahil po ito ay maganda rin namang house plant. Ang ganda-ganda niya. Basta siguraduhin lang po na meron siyang konting light na matatanggap para lumaki siya. Kasi mas mabilis ang pagtubo niya kung siya ay merong indirect sunlight. Huwag lang po tapat na tapat or diretso sa sunlight, or kung meron mang sunlight, maganda po morning sunlight ang makukuha niya. Kasi po pagka diretso siya, yung intense sun, nag-scorch po yung mga leaves niya, nasusunog, kagaya po nito. Tingnan niyo po, may mga spot siya na color brown dahil po nalagay ito ng diretso sa araw. Ayan po. So, ingat po tayo sa mga paglalagyan ng ating plants. Most of the time naman po, hindi kaya ng mga plants talaga ang mga direct sunlight, except for cactus, ano? Pero yung mga iba, ingatan po natin. Ayaw po nila yan. Tapos, kung hindi po tayo regularly makakapag-fertilize or makakapagdagdag ng vermicast or kung ano man, maganda po na lagyan natin siya ng mga eggshells. Huwag po natin itapon yung mga pag nagluluto po tayo ng itlog, ihiwalay po natin yung eggshells. Maganda po siyang pandagdag sa ating mga lupa para mas magkaroon ng calcium ang ating mga halaman, mas maging masaya. And pagka po
nagsasain tayo, huwag po natin itapon yung pinaghugasan ng bigas. Maganda rin po siyang pandilig. Pwede rin po yung mga fruit peelings natin, lalo na po yung banana, it's rich in potassium. Pwede po natin ilagay dito or ibabad po natin para po yung pinagbabaran, mga after 2 weeks ng babad, idadagdag po natin sa ating plant. Magiging masaya po siya dahil ito po ay rich in potassium na kailangan po ng mga halaman natin. Lalo na po yung mga namumulaklak or kung meron po tayong mga fruit bearing trees na inaalagaan. So, nakat na po natin kanina yung mga hindi magandang leaves, nabawasan na po yan, na-prune na po yan. And ipapakita ko po sa inyo ang update after ilang weeks ng pagpuprune natin. Titingnan natin kung ano yung meron na tayong mga bagong grow. So, ito na po, napakain na natin sila. Ang happy na ng ating Amazonica or Alocasia. So, ganun lang po. Simple lang siya, pero yun nga lang po, mas kailangan niya ng more alaga and pagmamonitor. So, hindi siya masyadong bagay sa mga beginners kasi maasika. So, kailangan laging tinitingnan, minomonitor kung okay yung watering. So, ayan po. I hope magkaroon kayo ng alagang ganito dahil ang ganda ng shape niya. So that's it for now po. Thank you for watching. Next time po magpapropagate naman tayo ng Amazonica. Papakita natin kung paano po siya padamihan. So for the meantime po, please follow for more videos. Tsaka po, paki-subscribe naman po. May YouTube din po tayo na same name, Plantornigy. Kung may request po kayo ng mga halaman, i-feature po natin sila ang ating nasa spotlight next time. Paki-comment lang po dito. Kung sino po ang gustong magkaroon ng free plants, marami po akong mga giveaways. Pwede po kayo mag-message sa akin. Thank you so much! See you again next time!